Matagal ba ang paglaki ng tanim yung ampalaya o nababansot? Kung gusto nyo mabilis na lumaki yung nababansot yung tanim yung ampalaya, panoorin nyo ang video ito hanggang matapos dahil para sa inyo ang video ito. At para dito sa mga may balak magtanim ng ampalaya. At para na rin sa mga gusto magkaroon ng kaalaman tungkol sa ampalaya. Itong tanim kong ampalang ito yung nabangsot dahil sa mealybug. Ito rin yung tanim kong ampalaya na pinatay natin yung mealybug at nangulot yung dahon. Kung gusto nyo patayin yung mealybug at kung paano matanggal yung pangulot ng dahon ng ampalaya, panoorin nyo ng ginawa kong video. Yung dalawang masamang epekto ng mealybug sa ampalaya at solusyon. Ilalagay ko lang yung link sa description box. Ngayon ito na siya. Kung titingnan nyo, maganda na yung talpos niya. Wala na yung mga mealybug niya at hindi na rin nangulot yung mga dahon. Nagsimula na rin siya mamunga, mayroon na siyang dalawang bunga, ito yung isa. Ito naman yung pangalawa. Hindi ito hybrid kaya maliit ang bunga niya. Ito yung bunga ito ng Suicide Company, hindi siya hybrid. Sa tingin ko kasi matibay ito sa pamarako kahit na gantong taglamig. Kadalasan kasi pag gantong taglamig na mamarako ang mga ampalaya, lalo na sa mga hybrid. Kung gusto niyo magtanim ng hybrid ampalaya ngayong taglamig, pumili lang kayo ng variety na matibay sa pamamarako. Ang mga variety na matitibay sa pamamarako, yung Mistisa at Galactica F1 ng Suicide Company, may tolerant yun sa pamamarako. Sa Condor Seed Company naman, yung Poseidon at Trident F1 nila, meron din yung tolerant sa pamamarako. Ngayon kasing taglamig, pamamarako ang karaniwang sakit ng mga hybrid ng ampalaya. Yung mga kasamaan ko kasi nagtatanim ng ampalaya, pag gantong panahon, iniwasan lang magtanim ng ampalaya. Dahil 100% tatanim nila ang ampalaya pag gantong taglamig ng pamamarako. Meron na rin akong ginawang video kung paano maiiwasan yung pamamarako. Wala pong gamot sa sakit na pamamarako. Kung gusto nyo mapanood, ilalagay ko lang yung link sa description box. Para mabilis lumaki yung nababansot natin ang palaya, ang gawin lang po natin, tanggalin lang po natin yung talbos niya o top pruning. Putulin lang po natin yung talbos ng palaya na nababansot. Pagkaraan lang ng humigit kung isang linggo, ito na siya. Nagkatalbos na at tatanggal lang yung pangungulot. Mabilis na rin siya namunga dahil matanda na rin naman ito, nabansot lang. Dahil yung mga kasabay niya namumunga na rin. Ito na yung kasabay niya, mayroon ng bunga, nakakit na rin sa balag at makapal na rin. Kaya ang palaya kapag naalagaan, mabilis lumaki. Meron din akong tanin na hybrid ng palaya na nabansot. Kaya ang ginawa ko, tinapruning ko rin siya. Tinanggal ko yung talbos niya. Pagkaran lang dalawang araw, may lumalabas ng talbos. Pagkaran pa ng walong araw, malaki na yung talbos niya. Ito na siya. Ito na yung pinagputulan ng talbos. Yung unang dalawang talbos naman na lumabas, yun ang pinalaki natin. Ngayon malaki na siya. Meron na rin ako napitas dito. Hindi ko lang ngayon na i-video. At marami na rin siyang bunga. Ito yung isang niyang bunga, marami pa yung bunga, maliit nga lang. Hybrid din ito, napayat ang puno at maliit ang dahon. Kaya ako sinubukang tanggalin yung talbos niya. Nung tinalbosan ko ito, nakasampa na sa balag. Ngayon ito ng resulta. Yung mga talbos niya, bumilis na yung paglaki. At nagkaroon na rin siya ng maraming bunga at kumapal na yung mga dahon. Payat din dati yung puno niya, ngayon dahan-dahan na siyang tumataba. Kasing liit lang house dati ng sanga. Maliban sa top pruning o pagtatanggal ng talbos, kailangan din nating patayin yung mga insekto na dahilan kung bakit hindi lumalaki yung tanim nating ampalaya. Tulad ng aphids at mealybug, pati yung whitefly. Ang ginagamit ko ang pamuksa ng aphids, mealybug at whitefly. Sabon, pwede na rin yung pinaglabahan. Kung gusto nyo malaman kung paano gamitin yung pinaglabahan bilang insecticide at yung sabon, lalagay ko lang yung link sa description box. Isa pa sa dapat natin gawin para mabilis na lumaki na babansot ating halaman, maglagay tayo ng pataba.
at inisprayan ko rin ito ng foliar fertilizer. Ang hybrid kasi nangangailangan ng sapat na pataba para mapabunga natin ng marami. Dito na nagtatapos yung video natin, sana nakatulong ito sa inyo. Pero bago lubos ang tapusin, sana huwag niyong kalimutang taniman ng pindutan subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang video. Marami pong salamat sa panunood at pagpalain kayo ng Panginoon.